Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw po ngayon ng Sabado, tayo'y pumupunta sa ating mahal na Birhing Maria upang tayo'y magpasalamat sa kanyang pagkalinga, pangangalaga. Mga kapatid, aminin natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging birhing si Santa Mariang Mahal. Kami naway maihango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo, ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y ihahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ninuman. Sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy, papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Umasok ka sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
ang salitang mula sa Diyos. Kapag isinasaloob ay mamumunga ng lubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, dating at dating ang mga tao nang galing sa mga bayan, bayan-bayan, at lumalapit kay Jesus. Nang natitipo na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinhagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang pag-asik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan, at ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan, at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan, lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa. Tumubo at namunga ng tig iisang daang butil, at malakas niyang ininugtong makinig ang makinig. Itinanong na mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinhagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ng mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinhaga upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y hindi makakaunawa. Itong kahulugan ng talinhaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay may mga nakinig. Ngunit dumating ang Diablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi na sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay manakinig sa salita at tumanggap nito na may galak, ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumiwalag agad. Ang mga naghasik naman sa dawagan ay mga nakinig, ngunit nang malaon ay nadaig ng mga alalahanin ng sa buhay at sa pagkahumaling ng kayamanan at kalayawan. Kaya hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakinig ng salita. Iniingatan nila sa kanilang pusong tapat at malinis, at sila'y nagtsatsaga hanggang sa mamunga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati po namin kayo ngayong Sabado para sa mahal na Birheng Maria, sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Dalawang bagay muna bago ipaliwanag ko ang salita ng Diyos. Una, kahapon po ay ang 33rd anibersaryo ng aking pagkapari. Maraming salamat sa inyong mga pagbati. At ako'y sinikap ko po tumugon sa mga pagbati ninyo isa-isa. Kung hindi kaya ay isasama ko kayo sa banal na misa. At sa mga panalangin ko po sa araw, ang inyong intensyon ay kasama po bilang pasasalamat, pagtanaw ng utang na loob. Nakakataba po ng puso. Ako po'y matanda na. Buti may nakakaalala pa. Kaya maraming salamat, at ang aking pangako na ipagdarasal ko ang inyong mga intensyon. Salita ng Diyos. Sa unang Timoteo
dinadakila ang Panginoong Hesukristo. Siya ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon sa Ingles, King of Kings and Lord of Lords. Kailangan lang siya'y bigyan ng karangalan. Kailangan luwalhatiin at papurihan siya magpakailanman. Dakilain natin siya, sambahin natin siya. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon ang ating Poong Jesus Nazareno. Sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, ang salita ng Diyos parang binhi na inihasik. May mga natapon sa batuhan at tinuka ng mga ibon. Ito ay katulad natin, dumating ang demonyo at hindi binigyan ng pagkakataon tumubo ang mga binhi. May mga nahulog naman sa batuhan. Ito naman ay sa umpisa, tinanggap nila, nang masigasig ang salita ng Diyos, pero hindi nagtagal dahil sa mga pagsubok ng buhay. Meron namang nahulog sa dawagan, musbong, pero habang lumalaki, nainis ng mga dawag. Ang kahulugan nito, nako, yung hatak ng kayamanan at yung mga alalahanin ng mundong ito, ay nakalimutan na ang Diyos. Ngunit, hari nawa tayo'y matulad sa mga matatabang lupa, malinis, handang-handang tumanggap, iniingatan ang salita ng Diyos hanggang lumago ito ng tig-100 na mga butil. Pagnilayan po natin ito, mga kapatid, upang sa dulo ng ating buhay, may maialay tayo, may maihandog tayo na pinakagaling sa ating sarili, pinagkalooban tayo ng Poong Senyor at meron tayong oblasyon para sa Kanya. Isang masaganang ani na mga matatamis na prutas, kaaya-aya, delisyoso, kalugod-lugod, kay sarap-sarap na mga bunga natin na ibibigay natin sa Kanya. Tulong ni Maria, Birhen ng Peña Francia, bukas po ang piyesta niya. Ni San Jose, may santo para sa araw nito, si San Jose ng Cupertino, mga santo tumutulong kay sa pandemya, lalo na si San Roque. San Roque, sana po, hari nawa, tayo po yung mga matatabang lupa ng binhi ay sisibol, lalago, at may masaganang ani. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinhaga. Si Kristo ang naghahasik ng mga butil ng salita ng Diyos, tumugon tayo sa Kanyang gawain sa pamamagitan ng ating pananalangin sa Ama. Tugon po natin, Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin. Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin. Ang simbahan sa daigdig naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tig-100, manalangin tayo. Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga pinuno ng ating bansa naway maglingkod sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan, manalangin tayo. Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin. Ang salita ng Diyos sa ating buhay, naway huwag sakalin ng mga hindi na itatamang mga ambisyon at pagkamakasarili, manalangin tayo. Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga may sakit, naway madama nila ang mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo, manalangin tayo.
Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga yumao naway masiyahan sa liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa kalangitan, at yaong mga nabibigatan sa pagdadalamhati, naway mapatatag ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilala ang butil ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Huwag nawa kaming magumon sa mga alalahanin ng mundong ito. Bagkus maging aktibo kami sa paglilingkod at tuluyan ng magbunga ito ng masaganang ani. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga makasalanan, sapagkat siyang Panginoon kasama man ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birhing Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birhing totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhing Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw, lalong-lalo na si Monsignor Modesto Testun. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, ang Birhen ng Peña Francia. Nang kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng apostol ni San Jose de Cupertino, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ang lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Langin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na may mga karamdaman, lingapin mo mga aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, kasama na si Cardinal Jose Advincula. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Narito pa sa daigdig maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nululahati na dyan sa langit, nananalig kaming ayong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, siya rin aming mahinaingat sa tulong po niya ay makamit ang aming kagalingan ng kaaming kaluluwa at katawan. Pakundahan sa mahirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadyas sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadyas sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami ma-adjust sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na way maalala din ang mga pangako na sa binyag. May kalong ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos.